Kamusta mga kahenyo? Kung nagustuhan ninyo ang nauna nating video tungkol sa mga throwback anime ay nasa tamang channel ka. Naalala nyo ba noon, masama ang pakiramdam mo at ayaw mong pumasok sa eskwelahan. Pero ang rason ay manonood ka lamang ng paborito mong anime. Palagay ko hindi rin naman natin natapos ang kumpletong istorya ng mga anime na to sa kadahilan ng may pasok tayo sa umaga sa eskwelahan. Pero kahit ganun ay kilala pa din natin sila. How come at pustahan tayo ay namimiss mo na sila? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel ay baka naman, paki-like and subscribe. Marami sa mga anime na to ang sumikat sa panahon natin. Nariyan ang Sedi, Princess Sarah at iba pa. Halina at samahan nyo akong alalahanin ang mga kinagiliwan nating mga anime na to. Narito ang 10 anime na naalala kong sumikat sa ating henerasyon. Number 1 ay ang Jackie Chan Adventures. Ito ay pinalabas sa ABS-CBN noong 2007. Ang anime na to ay ginawa ni John Rogers. Itinatampok sa anime na to ang pakikipagsapalaran o mga adventures ni Jackie Chan. Kilala si Jackie Chan bilang isang martial artist sa totoong buhay at naisipan siyang gawan ng anime or cartoon animation ng mga Amerikano. Ang mission niya dito ay makumpleto ang 12 talisman na siyang hinahanting din ng kanyang mga kalaban. Sa tulong ng kanyang pamangkin na si Jade, ang kanilang kasama na si Toru at maging sa tulong ng chant ni Uncle na ay maliligtas ni Jackie Chan ang buong mundo sa kamay ng mga evil forces na gustong sakupin ang mundo. Ang mga susunod na mga anime na ating pag-uusapan ay tiyak kilalang kilala mo. Mostly, ito ay naipanood sa ABS-CBN. Simulan na natin. Pangalawa ay ang Princess Sarah. Ipinalabas ito sa ABS-CBN noong 1993. Alam nyo ba na ang anime or cartoon na ito ay hinango sa nobela ni Frances Hodgson Burnett noong 1905 na pinamagatang Little Princess? Sa Japan, ito naman ay idinirek ni Fumio Kurokawa. For sure ay napaluha ka sa cartoon na to. Ako din, naalala nyo ba ang buhay ni Princess Sarah na tumira sa elite boarding school kasama ang mga mararanyang mga estudyante? Dahil namatay ang kanyang ama na siyang nagpaaral sa kanya, ay nag-iba ang turing sa kanya. Dito ay pinagmalupitan siya ng kanyang mga kaklase tulad ni Lavinia, maging ang kanyang guro na si Miss Minchin. Marami din siyang naging kaibigan at tumulong sa kanya. Sila ang dumamay sa kanya sa kanyang pakikipagsapalaran. Sa huli ay nailigtas si Princess Sarah ng kaibigan ng kanyang ama na si Caris Ford. Hinanap pala niya si Princess Sarah at nais niyang ibigay ang natitira nilang yaman. Dahil naging tanyag nga ito ay ginawan din ng Filipino adaptation na ginampanan ni Camille Prats. Pangatlo ay ang Bubu Chacha. Ito ay pinalabas sa ABS-CBN. Sinulat ito ni Akira Okiya. Ang cute na anime na ito ay tungkol kay Randy at ang kanyang aso na si Chacha. Malungkot dahil namatay ang aso dahil iniligtas ni Chacha si Randy sa paparating na kotse. Mahal na mahal ni Randy ang kanyang aso kaya sobra ang kanyang pag-iyak. Nag-reincarnate ang espiritu ni Chacha at sumanib sa laro ang kotse ni Randy. Muling bumalik ang saya ni Randy at ang dalawa ay hindi na kailanman napaghiwalay. Ang mga adventures nila ay nakapagbigay aral din sa atin. Ang pang-apat ay ang Remy Nobody's Girl. Ito ay ipinalabas sa ABS-CBN noong 1994. Ang kwento or anime na ito ay may pagkadrama. Tungkol ito sa pakikipagsapalaran ni Remy na isang ampon na pinaglupitan ng tadhana. Sinamahan natin siya sa kanyang buhay kasama ang mga matalik niyang kaibigan na naghantong din sa kanya para mahanap ang kanyang tunay na pamilya. Nandyan si Vitalis na isang entertainer na kumupkop sa kanya nung siya ay ibinenta ng mga nag-ampon sa kanya. Nagkaroon nga lang ng malubhang sakit si Vitalis at namatay. Nakilala niya din si Arthur na tunay na pala niyang kapatid. Well, napakaganda ng anime na to. Kaya sulit ang 26 na episodes lalo na't nakadub sa wika nating Tagalog. Ikalima naman ay ang Mary at ang Lihim na Hardin. Ito ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1996. Katulad ng Princess Sarah ay sinulat din ito ni Frances Hodgson Burnett. Isinulat niya ito noong 1910. Ang kwento ni Mary ay isa din sa mga nagbigay sa atin ng kasiyahan noong ating kabataan.
naging ulila siya nang namatay ang kanyang magulang dahil sa kolera sa India. Simula noon ay kinuha siya ng kanyang tiyuhin at dinala sa Inglaterra. Tumira naman siya sa isang napakalaking mansyon ngunit hindi niya ramdam ang karangyaan. May pagka-demanding nga din itong si Mary. Mabuti na lang at nakilala din niya ang mga kaibigan katulad ni Deacon at natagpuan nila ang isang lihim na hardin. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang Marcelino Panivino. Sa ABS-CBN din ito itinanghal noong 1999. Ito ay kwento ng batang makulit na si Marcelino. Isang trivia, ang Panivino ay isang salitang Espanyol na ibig sabihin ay bread and wine. Nakakatuwa ang anime na to dahil napaka-willy at napaka-cute na bata ni Marcelino. Siya ay tumira sa monasteryo at inalagaan ng mga monks. Nawili tayo dahil kayang magpag-usap din ni Marcelino sa mga hayop. Pag-usapan natin sa pangpito, ang Sedi, ang munting prinsipe. Ito ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1992. Maraming beses din itong inere dahil maganda talaga ang kwento. Sa tunog pa lamang ng kanyang flute, ay naantig ang ating puso. Nalaman natin na si Sedi pala ang pinakamayamang bata dahil siya ay may dugong bughaw. Maraming mga pagsubok na dinaanan si Sedi para mapabait ang kanyang lolo na napaka-istrikto at walang social justice. Pero dahil sa kabibuhan at kagiliwan ni Sedi ay napabait niya ang kanyang lolo. Lalo na nung sa ending ay natanggap na ng kanyang lolo ang nanay niya na tumira din sa palasyo. Katulad ng Princess Sarah, ito ay sinapelikula rin sa Tagalog at ginampanan ni Tom Toes. Ang pangwalo ay ang Judy Abbott. Katulad ng iba pa nating nabanggit na mga anime, ito din ay pinalabas sa ABS-CBN noong 2002. Hindi natin malilimutan ang makulit at witty na si Judy Abbott at ang kanyang daddy Longlegs. Napakakulit nga ni Judy at hindi natin mahulaan ang mga susunod niyang mga gagawin. Dahil nga siya ay naulila na, naghanap din siya ng kanyang pamilya at syempre mahanap ang kanyang true love. Ang pangsyam na pag-uusapan natin ay ang Julio at Julia, ang kambal ng tadhana. Ito rin ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1994. Inadapt ito sa kwento ni John Chalopin. Ito ang kwento ng kambal ng tadhana na sina Julio at Julia. Natatangi ang dalawang ito dahil nagtataglay sila ng celestial na kapangyarihan kapag silang dalawa ay naghawak kamay. Bago ang lahat, para maintindihan natin, si Julio ay isang Chinese. Si Julia naman ay isang English. Ang tanong ay bakit at paano sila naging kambal? Ayon sa propesiya ni Lao Tzu, dalawang sanggol ang isisilang sa ilalim ng buwan sa parehong oras at lugar pero magkaiba ang nanay, ngunit pareho ng tatay. Sila ang siyang tatalo sa empress na kalaban. Nalaman din ng empress ang tungkol sa propesiya at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol. Mabuti ay naitakas sila papuntang Pransya. Sa huli ay natalo nila ang empress at nawala na din ang kanilang kapangyarihan. Pero kahit ganun ay pinili pa din nilang magsama. Ang huli na ating pag-uusapan ay ang Adventures of Tom Sawyer. Ito pa din na inaipanood sa ABS-CBN noong 1997. At paulit-ulit pa din itong iniere, syempre dahil patok din talaga ito sa mga manonood, lalong-lalo na sa mga bata. Ito ay idinirek ni Hiroshi Saito. Ang kwento naman ay hango sa kwento ni Mark Twain. Kasama ang best friend ni Tom na si Huck Finn at Joe ang nagbigay sa atin ng kasiyahan sa ating kabataan. Binigyan tayo ng malawak na imahinasyon, pagkakaibigan at katotohanan para tumibay din ang ating pagsasamahan sa ating mga kaibigan. Siyempre kilala nyo din ang tiyahin ni Tom na si Auntie Polly na gumabay din kay Tom. At iyan nga mga kahenyo ang ating video tungkol sa anime na inere sa tuwing umaga. Almost lahat ng ating pinag-usapan ay pinalabas sa ABS-CBN. Well, maraming alaala sa atin ang istasyon na ito kahit ito ay wala na. See you next time mga kahenyo!